Manalangin po tayo. Aming banal at mahabaging Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kami po ay inyong kinahabagan na lumakad sa kasalanan at lumayo sa Diyos. At noong hindi pa namin nakikilala ang Diyos, pinasan ng Panginoong Hesus ang lahat ng sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. Ang Panginoon ay namatay at nagdanak ng kanyang mahalagang dugo na siyang naghugas sa lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman. Kami ay inyong iniligtas na hiwalay sa mga gawa at binigyan kami ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa langit. Pinasasalamatan, pinupuri at niluluwalhati namin kayo, aming Amang Diyos, sa biyayang ito. Sa oras pong ito, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat na kami ay inyong tinipon upang magpuri sa dakilang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, mag-aral ng kanyang salita at makipag-fellowship sa banal na kapulungan kasama ng Panginoon. Naniniwala kami na ang Panginoon ay kasama namin sa oras na ito. Pakiusap, bantayan po ninyo ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng mas higit pa sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Kung mayroon man po sa amin na hindi pa lubos na nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos, pakiusap, buksan mo po ang kanilang puso at bigyan sila ng biyaya upang lubos nilang maunawaan ang dakila at kamangha-manghang biyaya ng Diyos at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Sa mga iglesia sa buong mundo at sa lahat ng iglesia sa Korea at sa lahat ng mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mahihirap na sitwasyon, samahan niyo po sila na may dakilang biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tulungan niyo po sila na magpatotoo sa Ebanghelyo ng buong tapang at maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos. Dalangin din po namin na bigyan ninyo ng kalakasan ang mga brothers and sisters na mayroong karamdaman. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon na mabuhay pa upang makapaglingkod at sumunod sa Panginoon. Sa Panginoon na nagbibigay sa amin ang kinakailangan naming salita ayon sa panahon, ituro niyo po sa amin kung paano kami dapat mamuhay bilang mga anak ng Diyos. At kami ihanda upang maging karapat-dapat sa kaharian at kalawalhatian ng Diyos. Hawakan at gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Efeso chapter 1, verse 3 to 6. Efeso chapter 1, verse 3 to 6. Efeso chapter 1, verse 3 to 6, babasahin ko po. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang mga anak sa pumagitan ni Hesukristo, ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pumamagitan ng minamahal. Hanggang dito po. Ngayong araw, nais kong patuloy na magsalita tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng mga buhay at patay, mga ipinanganak na muli at hindi, ang tungkol sa kanilang buhay at tadhana. Ang mga ligtas at hindi ligtas, ang mga anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos, ang mga may pag-asa sa langit at ang mga walang pag-asa.
ang kanilang puso, pag-iisip, pagpapahalaga at layunin sa buhay ay magkaiba. Sa lahat ng aspeto, magkaiba. Kung paano ang Diyos at ang Diablo ay magkaibang magkaiba, kung paano ang langit at ang lupa ay magkaibang magkaiba, ang buhay at ang patay ay magkaiba din. Hindi magkapareho. Ngayon, kung ang ligtas na tao ay namumuhay na kagaya ng hindi ligtas, at ang mga taong papunta sa langit ay nabubuhay na kagaya ng mga taong papunta sa impyerno, mayroong mali dito. Isa itong kontradiksyon. Kaya dapat ay huwag nating makalimutan na tayo mga ipinanganak na muli ay nabubuhay na para sa Diyos. Sinasabi sa atin ang Biblia ng detalyado kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga taong mayroong buhay na walang hanggan, gaya sa isang buhay sa lahat ng ating pamumuhay. Kaya nga, hindi tama na kontento bilang ligtas at pagkatapos ay namumuhay na gaya ng hindi ligtas na tao. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dapat nating tingnan muli ang ating mga puso at pagnilinilayan ng ating buhay. Paano ba ako gustong makita ng Diyos? Gustong makita ng mga magulang ang kanilang mga anak na nabubuhay ng malusog, maayos at mabuti. Kaya nga sila ay kanilang tinutulungan at binabantayan. Kapag ang kanilang mga anak ay sumusunod at namumuhay ng maayos, sila ay nagiging masaya, pinupuri sila, at gusto nilang ibigay sa kanila ang mabubuting bagay. Hindi naalis ng Diyos ang kanyang mga mata sa mga anak niya. Kahit na isang sandali, hindi inaalis ng Diyos. Sila ay kanyang iniingatan na parang sarili niyang mga mata. At maging ang mga buhok ng kanilang ulo ay bilang niyang lahat. Mas alam ng Diyos ang sitwasyon natin kaysa atin. At palagi niya tayong tinitingnan. Sinasabi ng Diyos na kung tayo ay susunod at mabubuhay ayon sa kanyang kalooban, siya ay maluluwalhati at masisiyahan. Ngunit kung hindi, siya ay labis na malulungkot at mapipighati. Sa lahat ng oras ay dapat nating itatak sa isip natin na tayo ay mga ligtas na anak ng Diyos. Tayo'y buhay. Iba tayo sa mga patay. At ang ating puso at pag-iisip at lahat ng aspeto ng buhay ay dapat na karapat-dapat sa isang taong mayroong maluwalhating pag-asa. Kung hindi, hindi natin alam kung tunay ba talaga tayong ligtas o hindi. Alam natin sa ating sarili at alam din ito ng Diyos. Kung sinasabi natin na tayo ay ligtas at pagkatapos ay kinapupuutan natin ang pamumuhay na mayroong pagsunod sa salita ng Diyos at nabubuhay tayo ayon sa sariling gusto natin, dinadaya natin ang ating mga sarili. Sa 2 Korinto chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo ay nabigo sa pagsubok? Sabi ay dapat nating siyasatin ang ating mga sarili. Paano natin dapat nasiyasatin? Maraming bagay ang pwedeng gawin ng doktor upang masuri ang kalusugan ng pasyente. Paano ba natin pwedeng masiyasat ang ating pananampalataya? Paano natin masisiyasat? Sa pamamagitan ng salita. Patungkol sa pananampalataya, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sa pamamagitan ng salita, naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at tayo ay sumampalataya. Kaya nga, kung talagang naligtas tayo sa pamamagitan ng salita, dapat ay nabubuhay din tayo ayon sa salita. Dapat nating siyasatin ang ating sarili kung naligtas ba tayo ayon sa Biblia. Kung ikaw ay ligtas, nabubuhay ka ba ng maayos bilang anak ng Diyos? Sa tingin ko, kahit naligtas na tayo,
imposibleng mamuhay ng ganap ayon sa Biblia. Ngunit, unti-unti tayong nababago tungo sa pagiging perpekto. Kapag ang isang sanggol ay ipinanganak sa mundo, kailangan niyang lumaki bilang tao. Kapag may isang sanggol at isang tuta na nagsama sa isang bahay, sila ay maglalaro, kakain at magkukulitan. Ang kanilang pag-uugali ay magkapareho sa una. Ngunit habang lumalaki sila, sila ay nag-iiba. Ang sanggol ay tao, ngunit ang tuta ay aso. Ang sanggol ay nagsisimulang magkaisip at magsalita. Kapag ang isang Kristiyano ay bagong ligtas, hindi niya alam ang pamumuhay Kristiyano. Ngunit habang lumalago siya sa kanyang pananampalataya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lumalago siya, nagkakaroon siya ng karapat-dapat na pamumuhay. Ganyan dapat. Sa oras na ito, gusto kong magbahagi ng sermon mula sa mga salitang nakasulat sa Efeso chapter 1. Isang espesyal na bagay sa Kristiyanong pamumuhay ang magpuri sa Diyos. Sa Efeso chapter 1 verse 2, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Apat na beses nating makikita ang salitang purihin nawa at purihin ng Diyos. Ito ay patuloy na makikita sa Efeso. Ang pagpupuri ay karapat-dapat sa mga Kristiyano. Ang isang taong tumanggap ng kaligtasan, ang isang taong naging anak ng Diyos, ang isang taong may pag-asa sa langit, ay kayang makapagpuri sa Diyos nang mayroong tapat na puso. Kung magpupuri siya nang walang tapat na puso, ang papuri ay walang silbi. Sa Biblia ay maraming salitang purihin ng Diyos. Ang Haleluya ay sikat na awit papuri. Luwalhatiin ng Diyos. Haleluya. Purihin ng Diyos. Bakit ba natin kailangang magpuri sa Diyos? Sa verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Makikita natin ang salitang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At sa verse 2, Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sinabi ni Jesus pagkatapos mabuhay muli, aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Ito yung sinabi ni Jesus pagkatapos mabuhay na muli. Tayo ay naging mga anak ng Diyos Ama, kaya't sinasamba natin ang parehong Diyos at Ama ni Jesus. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ngayon, ang Ama ni Jesucristo ay Ama natin. Efeso chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siya nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Lahat ng tao ay gusto ng pagpapala. Ano ang pagpapala? Hindi nila alam kung ano ang pagpapala. Sabi ng iba, mayroon daw limang pagpapala gaya ng malusog na pangangatawan, mabuting buhay, magandang ngipin at iba't iba pa. Maraming pagpapala. Para sa ilan, ang makahanap ng isang mabuting asawa ay malaking pagpapala. Para naman sa iba, ang magkaroon ng mabuting magulang at guro ay pagpapala. Maraming mabubuting bagay sa mundo. Oo, pagpapala ang mga ito. Ngunit, hindi ito ang tunay na pagpapala sa Biblia. Ang pagpapala sa Biblia ay ang bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Iba ito sa mga pagpapala ng mundo. Ang bawat pagpapalang espiritual ay mga walang hanggan at maluwalhating pagpapala. Tayo ay iniligtas ng Diyos upang pagpalain, di ba?
Kapag malapit na ang Pasko, umaawit at nagpupuri ang mga tao. Kumakanta sila, "Joy to the world, the Lord has come. He brought blessings for us." Ang iniisip ng ilan ay tungkol sa mga pisikal na pagpapala para sa laman. Kaya kapag ang mga churchgoers ay nananalangin sa Diyos, "Diyos, bigyan mo ako ng pagpapala." Anong klase ng pagpapala ang hinihingi nila? Hinihiling nila na umasenso sa buhay ang kanilang mga anak, makakuha ng mataas na grado sa eskwelahan, makapagtrabaho sa malaking kumpanya, magkaroon ng sariling negosyo, maging malusog at iba pa. Mga pagpapala din ito. Ngunit ang Panginoon ay hindi pumarito sa mundo upang ibigay ang gayong mga pagpapala. Gaano ba nagdusa si Jesus sa mundo? Anong uri ng pagpapala ang tinanggap ng mga apostol pagkatapos maligtas? Nakaranas sila ng maraming pagsubok, pag-uusig, taggutom, kahubaran, pagkupuyat, walang makain, giniginaw, binubugbog, halos mamatay. Silang lahat ay namartir. Anong pagpapala ang natanggap nila pagkatapos nilang maligtas? Natanggap nila ang walang hanggang mga pagpapala upang makayanan nila ang lahat ng pagdurusa at problema. Gayong mga pagpapala ang tinanggap natin. Bawat espiritual na pagpapala sa sangkalangitan, malayo sa makamundong pagpapala na hinahagad ng karaniwang tao. Sa Efeso 1 verse 4, bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. Ang pagpapalang gustong ibigay sa atin ng Diyos ay plinano at inihanda bago pa itatag ang mundo. Dito makikita natin ang salitang pagkapili niya sa atin sa Kanya. Huwag kayo magkamali sa pag-intindi dito. May mga nagsasabi na pinili na daw ng Diyos ang mga pupunta sa langit at ang mga pupunta sa impyerno bago pa man itatag ang mundo. Ito yung tinatawag na doktrina ng predestination. Ang mga salitang binabanggit dito ay hindi predestination. Hindi nila naunawaan ang salitang ito. Itinuturo ng predestination na ang mga pinili ng Diyos ay maliligtas at ang mga hindi pinili ay hindi maliligtas, kahit na subukan pa nilang maniwala sa Diyos. Kung magagayon, ang Diyos pala ay hindi patas. Sa Biblia, ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Hindi kalooban ng Ama sa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Sa Titus 2:11, nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. John 3:16, upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mali ang doktrina ng predestination ayon sa mga salitang ito. Hindi totoo na bago pa man itatag ang mundo, ay pumili na ang Diyos ng mga pupunta sa langit at pupunta sa impyerno. Bago ang paglikha, sino ba ang naroon? Ang Diyos at ang anak na si Jesus. May plano ang Diyos na likhain ang tao. At alam ng Diyos na ang tao ay makakagawa ng kasalanan at mahuhulog sa kaparusahan. Walang bagay na lingid sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya nga, itinalaga ng Diyos si Jesus upang iligtas ang mga makasalanang na kay Adan, na napawalay sa Diyos. Itinalaga ng Diyos na maligtas ang tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Itinalaga, pinili, pareho lang ang ibig sabihin nito. Bago ang pagkakatatag ng mundo, itinalaga ng Diyos si Jesucristo upang iligtas tayo. Itinalaga ng Diyos ang iglesia upang ibigay sa iglesia ang bawat pagpapalag espiritual sa sangkalangitan. Sa verse 4 at 5, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo ay itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Pinili tayo ng Diyos. Itinalaga tayo ng Diyos. Noong tayo ay naligtas, nakasama tayo sa mga itinalaga noong naligtas tayo. Kung hindi pa ligtas, hindi pa kasama. Itinakda natin ang oras na ito ngayon upang magtipon, di ba? Ito ay predestined schedule. Kayo na dumalo ngayon ay nakapasok sa naitakdang pagtitipon. At ang mga hindi nakapunta ay hindi nakasama sa naitakdang schedule ngayon.
Kagaya nito, bago pa man itatag ang mundo, itinakda na ng Diyos na iligtas ang mga tao. Itinakda niya na sino mang maligtas ay magiging anak ng Diyos at pagkakalooban ng lahat ng pagpapalang espiritual sa langit. Ngayon, kapag tinanggap natin ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, pumasok tayo sa predestination na iyon. Kaya itinalaga ng Diyos bago pa man likhain ang mundo, na ililigtas niya tayo sa pamamagitan ni Jesucristo. At sa oras na maligtas ka, malalaman mo ito. Walang silbi para sa mga hindi ligtas na tao na angkinin na pinili sila ng Diyos. Kaya sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse, sa ikalawang Timoteo chapter 1, ang mga Israelita ay pinili ng Diyos. Tama ito. Ang mga Israelita ay isang bayan na pinili mula sa kapanganakan. Ang kasaysayan ng mga Israelita ay nasa plano ng Diyos. Hindi nangangahulugan na dahil sila ay Israelita ay nakatakda na silang maligtas. Bilang tinatawag na bayan ng Diyos, ang kanilang pagbangon at pagbagsak ay nagpapakilala sa kung sino ang Diyos. At ang kanilang kapalaran ay nakasulat na sa Biblia. Kung ang mga Israelita ay hindi maliligtas, maaaring ang kanilang katawan ay napiling bayan, ngunit ang kanilang kaluluwa ay hindi napiling bayan ng Diyos. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, kahit na inuusig siya ng mga Hudyo, tinitiis ko ang lahat ng bagay dahil sa mga hinirang. Ang mga hinirang ay tumutukoy sa mga Israelita. Ang dahilan kung bakit tinitiis niya ang kanilang mga pag-uusig ay upang makamtan din nila ang kaligtasan na kay Kristo Jesus. Alam niya na sa huli ay darating din ang panahon na maliligtas ang mga Hudyo. Kaya nga, ang mga Israelita ang piniling bayan sa mundong ito. Ngunit ang mga naligtas na tao ang pinili na tatanggap ng pagpapalang espiritual sa langit. Kaya sa Efeso 1 verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Itinalaga niya na ililigtas tayo at gagawing mga anak ng Diyos. Itinalaga rin niya na ang mga naligtas ay maging banal at walang dungis sa harapan ng Diyos sa pag-ibig. Pagkatapos maligtas, ang una nating mithiin bilang anak ng Diyos sa natitira nating buhay ay ang maging mas banal at walang dungis. Ang natitira nating buhay ay para sa unti-unting pagbabago upang maging taong karapat-dapat sa kaluwalhatian ng langit. Kapag nagtatanim at nagpapalaki ng puno, gusto ng may-ari na mamunga ito. Namumulaklak at nagbubunga, at pagkatapos ang bunga ay unti-unting naihinog. Ngayon, kapag ito ay hinog na, pipitasin at kakainin ito. Kaya ngayon, pagkatapos nating maligtas, kailangan nating mamunga ng karapat-dapat bilang anak ng Diyos. Unti-unti ay maging mga taong karapat-dapat makapasok sa kaluwalhatiang iyon. Kaya sa ikalawang Tesalonika chapter 1, tayo na iniligtas ng Diyos ay dapat na maging karapat-dapat sa kanyang kaluwalhatian. Kaya tayo'y maging banal at walang dungis. Noong hindi pa tayo ligtas, kabaliktaran tayo ng kabanalan. Subalit bagaman napakasama natin at napakarumi, hinugasan ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. At sa araw-araw ay pinababanal tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Unti-unti ay binabago niya ang luma at masama nating pagkatao. Banal, ibig sabihin ay ibinukod, inihiwalay. Ang Diyos ay banal, perpekto. Bilang mga taong ibinukod sa mundong ito, maging mas walang dungis tayo sa harapan ng Diyos. Kahit mga tao sa mundo, nagsasabi, mabubuhay ako na wala'y kahihiya sa harapan ng kataas-taasan sa langit, sabi nila. Pero hindi ko alam kung alam nila ang ibig sabihin nito. Gusto ng Diyos na tayo ay maging tunay na banal at walang dungis. Sa unang Pedro chapter 1 verse 16, sinabi ng Diyos, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Ang ating pananalita at gawa ay dapat pabanal ng pabanal. Kaya nga,
tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Sa verse 5, tayo itinalaga sa pagkukupo upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Tayo itinalaga niya upang maging mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang Diyos ay nalulugod sa atin ng mga naligtas. At kay Jesucristo, tayo rin ay naging mga anak ng Diyos. Si Jesus ay naging panganay na anak, at tayo ang mga anak na sumunod. Naging mga anak tayo. Sa tingin nyo, ano ang maging anak ng Diyos? Ganun lang ba yun kasimple? Sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang maging anak ng Diyos ay isang kapangyarihan. Kung ikaw ay anak ng hari, nakakagulat ito. Isa kang prinsipe. Ang prinsipe ay isang tao na pwedeng maging hari sa hinaharap. Hindi ba't ito ay kapangyarihan? Nakita ko sa TV kahapon na mayroong anak na babae si Kim Jong-un ng North Korea. Ipinapakita niya minsan ang kanyang anak sa na babae. Ipinapakita ba niya upang ipagyabang na siya ay maganda? Ngunit tila mayroon siyang mataas na posisyon kasunod ni Kim Jong-un. Maraming nakasabit sa kanyang dibdib. Lumuhod siya sa harap ng batang ito at sinabi. At may sinabi, ang bata ngumiti, bakit lumuhod ang mas nakatatandang tao ito na mayroong mataas na posisyon sa harapan ng isang bata? Maring iniisip niya na siya ay pwedeng maging kapalit o kahalili. Nung nakita ko iyon, parang nakakatuwa. Ngayon, tayo ay talagang mga anak ng Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng karapatan. Karapatan na maging anak ng Diyos. Ang mga anghel ay maluwalhati. Mayroon silang kapangyarihan sunod sa Diyos. Subalit ang mga anghel ay hindi maaaring maging mga anak ng Diyos. Alam niyo ba? Sa Hebreo chapter 1 verse 14, sila'y mga espiritong nasa banal na gawain na isinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Kaya sa pag-ibig, tayo ay ginawang mga anak ng Diyos. Mga anak, dapat niyong malaman kung gaano kalaki ang kaluwalhatiang ito. Ako ay anak ng Diyos. Ang anak ay mayroong karapatan. Tayo yaong tatanggap ng kaluwalhatian kasama ni Jesus. Mas marangal tayo sa mga anghel. Huwag mong iwala ang karangalang ito. Kaunting kahirapan lang, sinasabi mo, ah, nakakaawa naman ako. Nakakaawa? Si Jesus ay labis na nagdusa nang siya'y dumating sa mundong ito. At ang mga alagad ay hinamak, inusig at pinagpapatay. Ngunit maging sa kamatayan, ay pinuri nila at pinasalamatan ng Diyos. Bakit ang mga Kristiyano makaranas lang ng kaunting kahirapan para nang basang manok tingnan? Huwag kayong ganito. Kahit nalugaw lang ang pagkain ko at sako lang ang damit ko, kahit na mamatay pa ako, anak ako ng Diyos. Ikarangal mo ito at matutuwa sa iyo ang Diyos. At sa Efeso chapter 1 verse 6, ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Isang biyaya na walang bayad na ibinigay sa atin kay Jesus. Para sa ikaluluwalhati, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya, bakit ba niya tayo iniligtas at ginawang mga anak ng Diyos? Ang layunin ay para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Ang biyaya ay ibinigay ng walang bayad. At ang bunga ay luwalhatiin ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Sinabi ng Diyos, ako nga, ang siyang pumapawi ng iyong pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan.
para sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya tayo nilikha. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya tayo iniligtas. Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Ang buong layunin ng ating kaligtasan ay para sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng tunay na Diyos. Kaya, kailangan niyong malaman kung gaano kahalaga ang pagpupuri. Kaya kung titingnan natin ang mga awit, mayroong napakaraming pagpupuri. Pagpupuri sa Diyos. Ang mga Israelita ay mayroong kamangha-manghang choir para sa pag-awit ng papuri. Ang choir natin ay napakahusay din. Ang laman ng mga himno, alam niyo ba, ay talagang napakaganda. Ang mga himnong inaawit natin ngayon, ang mga lyrics ay isinulat ng mga taong puno ng kagalakan, pasasalamat at pagpupuri sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakapaloob din dito ang kanilang pangako at determinasyon na mabuhay para sa Panginoon. Maraming bagay ang nakapaloob sa mga himno. Panalangin, patotoo at marami pang iba. Isinulat nila ito. Ang mga lyrics na ito ay nilagyan ng musika. At tinatawag nating papuri. Ngunit, kung ang tao ay aawit ng papuri dahil lang sa maganda ang tono nito, at hindi niya pinag-iisipan ito, wala itong pinagkaiba sa isang kuliglig na nag-iingay ng malakas. Ayaw ng Diyos niyan. Gaano man ito kagandang pakinggan, ito ay walang kabuluhan. Ang tainga ng Diyos ay hindi gaya ng sa atin. Kapag may napapanood tayo sa isang music concert, sinasabi natin, napakagaling nila. Magandang pakinggan sa tenga ang boses. Magaganda ang boses at mahusay ang kanilang performance. Maaring humanga tayo. Ngunit hindi humahanga ang Diyos dahil sa magandang boses. Ang tainga ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin. Hindi ito tungkol sa tainga o pagpukaw ng damdamin. Ito ay tungkol sa puso ng taong nagpupuri. Kung tunay ba talaga nilang niluluwalhati ang Diyos. Kaya ang kagalakan at pasasalamat sa ating puso, ang buong buhay natin ay dapat na maging isang awit ng papuri. Yan ang tunay na pagpupuri sa Diyos. Kaya sinabing purihin ang Diyos. Sa verse 6, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Sa unang Pedro chapter 1 verse 3, may kaparehong talata. Tingnan natin. Unang Pedro chapter 1 verse 3. Babalikan natin ang Efeso chapter 1 mamaya. Kaya pakilagyan po ng bookmark sa unang Pedro chapter 1 verse 3. Basahin po natin ang sabay-sabay sa verse 3 at 4. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Kaya dito din, sinasabing purihin ang Diyos. Bakit tayo dapat mag-alay ng papuri? Ang dahilan ay nasa kasunod nito. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kahabagan, ibig sabihin ay kinaawaan. Gaano man karami ang kasalanan, pwedeng magsabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sa Lucas chapter 18, kung titingnan ang talinhaga ng Fariseo at maniningil ng buwis, alam ng maniningil ng buwis sa kanyang sarili na marami siyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang sabi lang niya,
Ako ay makasalanang karapat-dapat mapunta sa impyerno. Diyos, mabag ka sa akin na isang makasalanan. Ang awa ay walang hinihinging kapalit. Kahit ang isang tao ay pumatay ng 100, kung kanyang sasabihin, ako'y nagkamali, mahabag ka sa akin. Kung gayon, dalawa lang ang posibleng mangyari. Siya'y kaawaan o kaya'y siya'y papatayin. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay mula sa pag-ibig at awa ng Diyos. Nagpakita siya ng habag sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, si Jesus ay namatay, nagdanak ng kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dinaig niya ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ipinagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya sa Juan chapter 3 verse 5, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa panahon ng malaking baha, hinatulan ng Diyos ang mundo sa tubig. At nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, sila'y dumaan sa dagat na pula, at nawasak sa dagat ang hukbo ng Ehipto na tumugi sa kanila. Ang tubig na ito ay sumisimbolo sa paghuhukom ng Diyos. Nang sinimulan ni Jesus ang gawain ng kaligtasan, siya ay binautismuhan sa ilog Jordan. Ito'y nagpapahiwatig sa kanyang kamatayan. Ang pag-ahon sa tubig ay kumakatawan sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, ang tubig at ang espiritu ay sumisimbolo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ni Jesus ang ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay ipinanganak na muli. Ang ating kasalanan ay pinatawad. Tayo ay binigyan ng panibagong buhay. Kaya muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa unang Pedro chapter 1 verse 23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sa kaparehong konsepto, tayo ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sapagkat ang banal na espiritu ang nagpaunawa sa atin. Magkaparehong kahulugan. Muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Ang mga ipinanganak na muli o naligtas ay mayroong buhay na pag-asa. Ang mga hindi ligtas ay walang pag-asa. Ang mga tao ay umaasa sa mundong ito. Ngunit kahit na magkaroon pa sila ng maraming pera, sa kalaunan, magkakasakit din sila at mamamatay. Hindi ito tunay na pag-asa. Umaasa sila sa mga bagay na panandalian at maglalaho. Si Steve Jobs na gumawa ng Macintosh computer at Apple smartphone ay naggamit ng malaking tagumpay. Ngunit sa huli ay inamin niya at sinabi, "Namuhay ako ng mali. Namuhay ako gaya ng isang hangal. Nabuhay ako para sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi ko naisip kung ano ang pinakamahalagang bagay." Siya ay namatay sa edad na 56 dahil sa pancreatic cancer. Ito ba'y pag-asa? Ito ay panlilinlang sa sarili. Hindi ito pag-asa. Pag-asa, pero patay na pag-asa. Anong silbi ng pag-asa kung patay naman ito? Ngunit tayo ay mayroong buhay na pag-asa. Isang walang hanggang pag-asa. Sa isang buhay na pag-asa. Ano itong buhay na pag-asa? Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Ang mga ligtas ay mayroong buhay na pag-asa at mga pagpapalang espiritual sa langit. Tungo sa manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Ang mundong ito ay mabubulok, lilipas, masisira. Ngunit mayroon tayong buhay na pag-asa. Ang mga naligtas ay ginawang mga anak ng Diyos. At kung tayo ay anak, tayo din ay mga tagapagmana, tagapagmanang kasama ni Kristo. Tayo ay mga tagapagmana ng makalangit na mana. Ang kaharian ng Diyos ay sa atin, at ang bahay ng ating Ama ay sa atin. Sa John chapter 14 verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan.
Ang bahay ng ating Ama ay bahay natin. Ang kaharian ng langit ay sa atin. Mas mataas na posisyon kaysa mga anghel, mga anak ng Diyos. Tayo ang tagapagmana ng kaharian ng langit. Kapag ipinanganak ka bilang anak ng hari, isa kang prinsipe. Ano man ang mangyari, ikaw ay prinsipe. Kung ang isang tao ay anak ng presidente ng malaking korporasyon, ang kayamanan ay sa kanya. Mayroon siya ritong karapatan at ipagmamalaki niya ito. Ngayon, ang Diyos ay naghanda para sa atin ng isang maluwalhating mana na walang kasiraan, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ito ang lahat ng pagpapalag espiritual sa sangkalangitan na inilaan sa langit para sa iyo. Iniingatan ito ng Diyos para sa atin. Kaya nga, pinupuri natin ang Diyos. Nagpupuri tayo sa biyayang ito. Pinupuri natin ang Panginoon dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Pinupuri natin siya sa pagbibigay sa atin ng walang hanggan at maluwalhating mana sa langit. Kahit na purihin natin siya araw at gabi, kulang pa rin ito. Natural lang na purihin natin siya. Ang Amang Diyos na nagdigtas sa atin ay karapat-dapat purihin magpakailanman. Siya'y karapat-dapat nating purihin. Sa North Korea, doon sa North Korea, pinupuri nilang diktador. Ngunit hindi yun tunay na papuri. Yun ay isa lamang kasinungalingan. Yun lang ba ang kasinungalingan? Ang mga taong hindi ligtas kapag umaawit ang nagpupuri sa Diyos. Luwalhati, luwalhati, luwalhati ng Diyos. Sa tingin mo ba ay naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan niyo? Sasabihin niya, tumigil ka. Ayaw kong marinig yan. Noong ang mga Israelita ay sumusuway at pagkatapos ay nag-aalay sa templo, sinabi ng Diyos, itigil ninyo ang mga walang kabuluhang handog. Alam nyo ba na kung tayo ay sumusuway, ang lahat ng ating panalangin at pagpupuri ay isa lamang pagkukunwari? Bumalik ulit tayo sa Efeso chapter 1. Efeso chapter 1, verse 14. Efeso chapter 1, verse 14. Basahin natin ng sabay-sabay. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Verse 12, basahin natin ulit. Upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Upang tayo na umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Ibinigay sa atin ng Diyos ang pagpapala na kanyang inihanda bago pa man likhain ang mundo. At tinanggap natin ito. Kaya nga umaawit tayo ng himno gamit ang ating mga bibig. Sa ating puso, nagpupuri at umaawit tayo. Ngunit upang ito'y maging isang himno, ang buong buhay natin. Ang buong buhay natin ay dapat na maging papuri. Kaya, ang ating puso, ang ating buhay, lahat ng para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos ay nagiging pagpupuri. Ang aking bibig ay umaawit, ang aking puso ay umaawit.
Ang aking kaluluwa ay nagpupuri sa Panginoon. At ang aking buong buhay ay nagiging isang himno. Tulog man ako o gising, ito'y para purihin ang kanyang kaluwalhatian. Kung hindi mo niluluwalhati ang Diyos sa iyong buhay, kung hindi ka sumusunod sa kanyang kalooban, at nagpupuri lamang sa kanya sa pamamagitan ng iyong bibig, sasabihin niya, tumigil ka at manahimik. Bakit? Sapagkat ito'y pagsisinungaling. Dati, mayroong nakapagsabi na ang mga mananampalataya daw kapag araw ng Linggo ay grabing magsinungaling. Tuwing Linggo, pumupunta sila sa church para manalangin at umawit ng mga himno. Pero sila ang pinakasinungaling. Oo, bakit po? Sapagkat sa kanilang puso ay wala namang pag-ibig sa Diyos. Pero umaawit sila ng mga himno ng pag-ibig. Kinakanta nila ito dahil sa lyrics. Kung ganoon, sasabihin ni Jesus, tumigil ka. Kailan mo ba ako minahal ng lubos? Ang mahal mo ay pera. Ang mahal mo ay iyong sarili. Mas mahal mo ang kasiyahan kaysa Diyos. Ang galing mo namang magsinungaling. Lahat ng pagnanasa ko sa mundo ay naglaho na. Tumigil ka. Ang pagnanasa sa sanlibutan ay umaapaw hanggang iyong lalamunan. Kailan naglaho ang pagnanasa mo? Matagal na? Ang galing mo namang magsinungaling. Kapag nagbibigay tayo ng offerings, hindi tayo nagpapaikot ng basket. At wala tayong pakialam kung sino ang nag-o-offer o hindi. Ako rin ay walang pakialam tungkol dito. Ito ay sa pagitan na ng Diyos at ng inyong sarili. Magbigay, magkaman o hindi, wala tayong pakialam diyan. Gayunpaman sa ibang simbahan, nagpapaikot sila ng kahon ng offering. Umiikot yung pastor na daladala yung kahon. Kaya hindi sila pwedeng hindi magbigay. At may mga tao na gustong magbigay ng barya. Ngunit natatakot sila na baka tumunog ang barya. Kaya ipinapasok nila ang kanilang kamay na walang laman at inilalabas. Mula middle school ay nagsisimba na ako at mayroon akong 100 won, lumang pera. Gayunpaman, hindi ko kayang ihulog ang lahat ng ito sa offering. Kaya ipinambibili ko yung 50 ng candy at 50 lang ang ibinibigay ko. Gumagastos sila ng malaki para sa kanilang sarili. At nagbibigay ng kaunti para sa Panginoon. At alam niyo ba kung ano ang inaawit nilang himno sa oras ng offering? Ang kanilang choir ay umaawit ng himno. Ganito yung kinakanta nila, ibinibigay ko ang lahat ng mayroon ako at lahat ng nasa akin, ibinibigay ko, ibinibigay ko, ibinibigay ko ang lahat ng mayroon ako. Umaawit sila ng ganito. Sila'y magaling magsinungaling. Sinasabi nila na ibinibigay nila ang lahat sa Panginoon, ngunit sa kanilang puso ay maramot sila. Kaya naman napakaraming himno ng kasinungalingan. Kapag nananalangin ka na para bang mahal mo ang Diyos. Ngunit nakikita ng Diyos na nananalangin ka ng walang puso. Ikaw ay magaling magsinungaling. Ang panalangin ay hindi nagtatapos sa amen. Dapat mong subukang ipamuhay ang iyong panalangin. Ganoon din sa himno. Kung aawit ka ng himno, ang buhay mo mismo ay dapat na himno. Kung ang buhay mo ay kapareho ng nilalaman ng himno, yun ay tunay na himno. Kaya dapat ay para sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Bakit patuloy na binibigyang diin ito? Tayo ay iniligtas niya upang purihin natin siya.
Tingnan natin sa mga awit 33. Mga awit 33. Verse 1. Basahin natin ang sabay-sabay. Magalak kayo sa Panginoon o kayong matutuwid. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. O kayong matutuwid. Sino ba ang matuwid? Silang ligtas ay matuwid. Iniligtas niya tayo at ginawa tayong matuwid. Kaya dapat tayong mamuhay ng matuwid ayon sa salita. Walang sino man sa atin ang matuwid bago tayo naligtas. Ngunit ngayon, magalak kayo sa Panginoon o kayong matutuwid. Nagagalak tayo hindi dahil sa mga bagay ng mundong ito, kundi dahil sa Panginoon na nagligtas sa atin. Kaya sa unang Pedro chapter 1 verse 8, hindi niyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Bagamat hindi natin nakita sa Jesus ng mukhaan, iniibig natin siya at tayo ay nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Nagagalak tayo dahil naligtas ang ating espiritu. Magalak kayo sa Panginoon. Ang pagpupuri ay nababagay sa matutuwid. Ang pagpupuri, magagawa ito ng matuwid. Natural sa mayroong nag-uumapaw na tuwa at pasasalamat ang magpuri. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Tunay na papuri. Ang papuring mula sa puso ay totoong papuri. Ang ibang tao ay magaling sa pagsasalita. Napakahusay nilang magpahayag ng kanilang sarili. Sinasabi nilang mahal nila ang Diyos ng buong puso at mabubuhay sila para sa Diyos sa natitirang panahon ng kanilang buhay. Gayunman, sila'y puro lang salita. Wala naman gawa. Ang kanilang patotoo ay mukhang perpekto sa mga nakikinig. Noon, isang sister sa Honam ang nagbahagi ng kahangahangang patotoo. Kaya nga, inaanyayahan siya ng ibang mga iglesia upang ibahagi ang kanyang patotoo. Pakiusap, ibahagi mo ang iyong patotoo dito sa aming iglesia. Kaya siya ay bumibisita paroot parito. Ngunit sa huli, napag-alaman na siya'y peke. Ang lahat ng kanyang patotoo ay pawang kasinungalingan. At isa pang sister ang nagbahagi ng patotoo na nagpaantig sa puso ng lahat. Ngunit sa huli, siya ay tumakas pagkatapos maghiram ng malaking halaga ng pera mula sa maraming tao, pati na sa pastor. Isa pala siyang manggagansyo. Ano ang silbi ng kanyang patotoo? Kahit na diablo, kayang magbigay ng magandang patotoo, di ba? Alam ba ninyo? Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Totoong papuri. Ang pagpupuri ay dapat na gawin ng mga ligtas na Kristiyano. Ngunit dapat ay tunay na papuri. At isa pa, kapag tayo ay nananalangin, dapat ay mula sa mga labing walang pandaraya. Sa awit 17 verse 1, mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Tumitingin ng Diyos sa puso ng mga nananalangin. Inaalam niya kung ang panalangin iyon ay totoo ba o hindi. Ang panalangin ng mga kinatawan. Yung representative prayer ay kadalasang pinaghahandaang mabuti. Yung mangunguna sa panalangin, gumugugol siya ng ilang araw upang bumuo ng panalangin. Sinusubukan nilang ilagay ang lahat ng magandang salita. Kung ito ay mula sa puso, ito ay karapat-dapat sa Diyos. Ngunit, kung hindi, kinukutian niya ang Diyos. At hindi ito tunay na panalangin. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem, nagpakita ang isang anghel sa harap ng mga pastol.
Nagulat ang mga pastol. Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sa lungsod ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ang mga anghel ay nagpakita sa lugar kung saan ipinanganak si Jesus. Pagkatapos lumitaw ang isang pulutong ng makalangit na hukbo, nakita ng mga pastol ang kanilang pagpupuri. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan. Ito'y makikita sa Lucas chapter 2, verse 13 at 14. Ang papuri ng mga anghel. Noong ipinanganak si Jesus, ang mga anghel ang unang nag-alay ng papuri. Kaya, kapag tayo ay pumunta sa langit, tayo ay magpupuri kasama ang mga anghel. Bagaman hindi sila naligtas, espesyal silang nilikha ng Diyos. At kanilang nasaksihan ang buong proseso ng ating kaligtasan. Ang ikatlong bahagi ng bilang ng mga anghel ay nahulog at naging mga alipin ng Diablo. Sa kalaunan, sila ay mapupunta sa impyerno. Ang natitirang mga anghel ay dapat magpasalamat na hindi sila nahulog sa kasalanan iyon. Dapat silang magpasalamat at na pinagkalooban sila ng Diyos ng kaluwalhatian. Bagaman dati tayong masama, balang araw, pupurihin natin ang Diyos ng maiisang isipan dahil sa kanyang dakilang biyaya at pag-ibig na nagligtas sa atin. Isipin niyo kung gaano karilag ang pagpupuri kasama ng mga anghel sa langit. Kaya niyong isipin kung gaano ito kamakapangyarihan? Tingnan natin sa Apokalipsis chapter 7. Apokalipsis chapter 7, verse 9 at 12. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman, mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero, na nakasuot ng mapuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay, at nagsisigawan ng may malakas na tinig na nagsasabi, ang pagdidigtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay tumayo sa palibot ng trono at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay, at sila'y nagpatirapa sa harapan ng trono at sumamba sa Diyos, na nagsasabi, Amen, ang pagpapala, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan ay sa aming Diyos magpakailanman. Amen. Ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, sa lahat ng lipi, mga bayan at mga wika. Napakaraming tao na nakasuot ng puting damit ay magpupuri sa harapan ng trono ng Diyos. Kasama na rin ang mga ligtas na banal mula sa buong mundo. Sa Apokalipsis chapter 7, ang huling pagkakataon para sa kaligtasan ay ibibigay sa 144,000 ng mga Hudyo. Pagkatapos, lahat ng naligtas ay magpupuri sa harap ng Diyos sa langit. Makikiisa din tayo sa pagpupuri sa oras na iyon. Ang mga anghel ay magpupuri sa Diyos kasama ang mga naligtas na banal. Isipin niyo kung gaano ito nakamamangha. Mayroong himno, kapag itong hamak at tutal na dila ay nahimlay na sa libingan, sa isang marangal at matamis na awit, aawitin ko ang kapangyarihan mong magligtas. Aawitin ko ang kapangyarihan mong magligtas. Aawitin natin ang kapangyarihan niyang magligtas. Anong trabaho natin doon sa langit? Ano ang gagawin natin doon? Mag-i-evangelize ba tayo? Maglilingkod? Maglilinis? Papasok sa trabaho? Wala nang ganoong gawain doon.
Kung ganon, anong gagawin natin doon? Parang nakakabago? Ano ba ang gagawin natin doon? Patuloy tayong magpupuri. Walang gabi doon. Kaya palagi tayong magpupuri doon. Awitin ko ang kapangyarihan mong magligtas. Ang Diyos ay karapat dapat tumanggap ng papuri at kaluwalhatian. Ngunit, bago tayo magpuri doon sa langit, kailangan nating magpuri dito sa lupa. Ako ay labis na naantig at nagpapasalamat sa ating choir. Dahil ang choir natin ay iba sa choir ng ibang mga simbahan. Sila ay malalim sa pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Ang pagpupuring nagmumula sa puso ay nakakaantig sa spirito ng tao. Ngunit ang papuring nagmumula sa lalamunan ay hindi nakakarating sa puso. Hanggang tainga lang yan. Ang mga miyembro ng choir, kadalasan malulusog sila. Malulusog. May posibilidad silang mabuhay ng mas mahaba kaysa iba. Hindi ito ipunyon ko lang, ito ay kilalang katotohanan. Dahil sa mga choir members ay palaging may pasasalamat at kagalakan. Kaya humahaba ang buhay nila. Narinig ko na may isang tao na mayroong malubhang karamdaman. At sa kabila ng iba't ibang uri ng gamot, walang anumang makapagpagaling sa kanya. Pagkatapos, may isang tao na nagmunghay ng isang magandang lunas. Ang pagsasabi ng salamat. 1,000 beses sa isang araw, magsabi ng salamat, salamat. At ito ay nakasanayan niya. Kaya palagi siya nagsasabi, salamat, salamat, at kaagad siya gumaling. Naniniwala ako na pwedeng mangyari ito. Kung ang isang tao ay hindi marunong magpasalamat, sa halip siya ay mareklamo, at kung ang turing niya sa kanyang sarili ay miserable, maaring mapabilis ang kamatayan ng taong ito. Dapat tayong patuloy na magpasalamat at magalak sa biyaya ng Diyos. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Mayaman man tayo o mahirap, dapat tayong magpasalamat. Malusog man tayo o may sakit, dapat tayong magpasalamat. Kahit kamatayan, ay dapat nating ipagpasalamat. Ito ay isang bagay na mga Kristiyano lang ang maaaring makagawa. Sa lahat ng bagay, ang papuri at ang pasasalamat na nagmumula sa ating puso ay ipinahayag sa ating bibig. Kung walang pasasalamat, paano tayo makakapagpuri? At ang karamdaman mo, gagaling nang hindi mo namamalayan. Kung may sakit ka, isaalang-alang mo na sumali sa choir. Magiging mas malusog ka. Maaari kang mabuhay ng mas mahaba kaysa iba. Kung tayo, hindi lang ang choir, kundi tayo, kung tayo ay magpupuri at magpapasalamat, ang lahat ay magiging malusog at karamihan sa mga may sakit gagaling. Sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay ano? Isang mabuting gamot. Ang masayang puso ay mas mabuti kaysa anumang gamot. Sa Kawikaan 18:14, ngunit ang bagbag na diwa, sino ang makakapasan? Mula sa mga brothers and sisters, lalo na sa mga sisters, may isang doktor na nagtanong kung anong nangyari. Kasi nakita niya ang kanyang mga pasyente. Mga taong dapat ay matagal nang namatay. Ngunit buhay pa rin at maayos ang kalagayan hanggang ngayon. Nagtanong siya, anong nangyari? Hindi niya alam. Sila ay nagpapasalamat at masaya kahit na may sakit sila. Mabuti kung pumunta na sa Panginoon, mabuti. Ngunit mabuti rin ang may magawa pa para sa Panginoon dito sa mundong ito. Wala silang magawa kundi ang mabuhay pa ng mas mahaba. May kilala akong ganyan, kumakanta ng maraming mga himno. Wala rin akong sapat na oras upang kumanta ng mga himno, kaya iniisip ko na subukan. Simula ngayon, napagtanto ko na napakaganda ng himno. Habang inihahanda ang sermon na ito, ay napagtanto ko ito. Iniligtas niya tayo para sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian.
At sa pagpunta natin sa langit, aawit tayo ng mga papuri magpakailanman kasama ang mga anghel. Kaya tingnan natin sa Filipos chapter 1. Filipos chapter 1 verse 10. Filipos chapter 1 verse 10 at 11. Filipos chapter 1 verse 10 at 11. Upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Yesu Kristo, sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Upang inyong makilala ang mga bagay na magaling. Pagkatapos nating maligtas, sinasabi sa atin ng Diyos na maaari nating makilala ang mga bagay na magaling. Kung ito ay kalooban ng Diyos, ito'y magaling. At kayo'y maging mga tapat. Tapat sa harap ng Diyos. Ito ang pagiging tapat. Ang hindi lamang pagkilala sa kalooban ng Diyos, kundi ang gawin ito. Ito ang pagiging tapat. Nang walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, pagkatapos nating maligtas, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Dapat nating iwalay ang ating sarili mula sa karumihan ng mundong ito at maging taong walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Ang araw ni Kristo ay hanggang sa araw ng ikalawang pagdating ng Panginoon. Ang babaeng kakasal, kapag may petsa na ng kasal, lilinisin niya ang kanyang sarili para sa lalaki ikakasal. Dahil sa ang lalaki ikakasal ay dakila, lilinisin niya ang kanyang puso at buhay. Hindi pwede na siya ay nakikisama at nakikihalubilo sa ibang lalaki. Dapat niyang panatilihing malinis at walang batik ang kanyang sarili. Dapat kasing linis siya ng kanyang asawa. Gaano ba kabanal ang ating Panginoon? Sa Apokalipsis chapter 19 verse 7, dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ang maging kanyang magiging asawa, ang kanyang sarili. At sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Ang babaeng kakasal ay inihanda at siya ay nakadamit ng pinong lino, malinis at maningning. Ang matutuwid na gawa ng mga banal. Bago tayo naligtas, tayo ay kaawa-awang makasalanan. Ngunit ngayon, pagtayo natin sa harapan ng Panginoon, dapat tumayo tayong malinis at walang kapintasan. Dapat tayong maging handa upang tayo ay makatayo sa harapan niya na banal at walang dungis at walang kapintasan. Ang ilang tao kapag Linggo ay nag-aalis ng alikabok sa kanilang Biblia, nagdadamit ng malinis, pumupunta sa church, at nakatuon ng pansin sa pag-awit ng mga himno. Nagpapasalamat ako sa ganyan, ngunit ang tunay na papuri ay dapat mamuhay tayo ng maayos at malinis sa ating pamilya, trabaho, lipunan, at lahat ng aspeto ng buhay. Hindi tayo nagsasama-sama at nagsasabing magsimula na tayong magpuri, hindi ba? Dahil ang buong buhay natin ay buhay ng pagpuri. Kung hindi, anong pinagkaiba natin sa mga tao sa ibang relihiyon? Ang mga Muslim ay naglilingkod kay Allah. Nananalangin din sila kay Allah ng ilang beses sa isang araw. Nagdadasal sila kay Allah. Ito ay kamangha-mangha. Sila ay namamatay para kay Allah. Sila ay mas magaling sa ganoong klase ng formal na buhay. Malapit na tayong tumayo sa harapan ng Panginoon. Ano ang magiging itsura natin kapag tumayo na tayo sa harapan niya? Sabi rito, maningning at malinis na lino ang mga matuwid na gawa ng mga banal. Kaya kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Mapuspos ng bunga ng katuwiran
sa pamamagitan ni Jesucristo. Pagkatapos nating maligtas, ang ating pananalita, gawa, buhay ng pagsunod, buhay ng sakripisyo, para sa kapakanan ng Ebanghelyo, para sa Iglesia, pagtulong sa mga naligtas na banal, ito ay bunga ng katuwiran. Mapuspos ng bunga ng katuwiran. Alam niyo ba na ang buong buhay natin ay dapat na maging isang himno sa Diyos? Kaya niyo bang gawin ito? Kailangan nating magsumikap upang kapag ang Diyos ay tumingin sa atin, ang papuri ay dadaloy mula sa kanyang bibig. Ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri magpakailanman. Naghihintay ang mga anghel na magpuri kasama natin. Pagpunta natin sa langit, magkakaroon ng napakalaking pulutong na awit na gaya ng lagasdas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. Magiging napakadakila ng himnong iyon. Totoo, gaya ng lagasdas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. Ganito ang pagkakasabi, isang kahanga-hangang himno. Kaya kahit habang nabubuhay pa sa mundong ito, dapat tayo magpuri. Kaya sa tingin ko, ang buhay natin ay dapat na isang himno. Tingnan natin sa Hebreo chapter 13, verse 15. Babasahin ko po mula verse 14. Basahin natin mula verse 14. Hebreo chapter 13, verse 14 at 15. Chapter 13, verse 14 at 15. Sapagkat dito'y wala tayong lunsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lunsod na darating. Kaya't sa pamamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Sapagkat dito, wala tayong permanenteng matutuluyan sa mundong ito, dito. Walang permanenteng lunsod dito. Maikli ang ating buhay sa mundong ito. Darating saglit at pagkatapos ay aalis. Saglit lang tayong humihinto dito. Maaring manatili sa isang mamahaling hotel o isang murang panuluyan ang dayuhan. Ang isang mandalakbay ay mananatili doon ng saglit, isang gabi. Magbabayad ng halaga upang manatili doon para sa isang gabi. Ang mundong ito ay isang hintuan lamang patungo sa walang hanggang langit. Mabuhay man tayo sa karangyaan o kahirapan, mananatili lang tayo dito ng saglit. Mananatili lang tayo dito ng saglit. Huwag tayong mag-isip na para bang mabubuhay tayo sa mundong ito magpakailanman. Sapagkat dito ay walang lunsod na magtatagal. Wala ditong lunsod na magtatagal. Ang hinahanap natin ay ang lunsod na darating. Ang lunsod na darating. Pagsikat ng araw, tayo ay lilisan din. Kaya sa pamamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Maghandog ng alay ng pagpupuri. Ito ay handog ng papuri. Sa chapter 5 ng aklat ng Apokalipsis, umakyat sila sa trono ng Diyos. Mayroong alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso. Ang alpa ay himno. Ang ating mga himno ay umaakyat din sa trono ng Diyos. Ang ating mga panalangin ay tumataas na parang insenso. Ang ating taimtim na himno at panalangin ay nagiging alpa at insenso na umaakyat sa trono ng Diyos, isang handog papuri. Ang handog ay pumapailan lang tungo sa Diyos. Maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos.
Kaya, ang himno na ating kinakanta ay napaka-importante. Sinasabi sa Apokalipsis chapter 5 verse 8, bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso. Ang ating panalangin ay tulad sa mangkok na puno ng insenso. Ang ating panalangin ay nakakarating sa trono ng Diyos na tulad sa insenso. Kaya sinasabi sa Apokalipsis chapter 5 verse 8, ang apat na nilalang na buhay. Itong apat na nilalang na buhay ay kumakatawan sa lahat ng nilalang. At 24 na matatanda. Ibig sabihin, 12 lipi sa lumang tipan at 12 apostol sa bagong tipan. Ibig sabihin ang kumakatawan sa lahat ng mga Kristiyano. Sila'y lumuhod sa harap ng kordero at nagpupuri sa Diyos. Kaya ating alalahanin ang araw na iyon at mamuhay tayo tulad nito sa mundo. Pumunta tayo sa mga awit 115. Mga awit 115 verse 17. Awit 115 verse 17. 115 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang bumababa sa katahimikan. Ang isang taong patay ang katawan ay hindi makakapagpuri sa Diyos. Ngunit ang mas dapat nating isaalang-alang ay ang tao na patay ang spirito. Siya hindi maaaring makapagpuri sa Diyos. Ang mga naligtas ay mayroong galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian at pinupuri nila ang Diyos dahil sa kaligtasan. Gayunpaman, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ang mga taong hindi ligtas ay hindi makakapagpasalamat, hindi makakapagpuri, hindi makakapagluwalhati. Ang patay ay hindi ni sino mang bumababa sa katahimikan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang pagkakasalin. Kaya binasa ko sa ibang salin. Halos magkatulad. Sabi sa ibang salin, walang sino mang bumababa sa impyerno ang maaaring magpuri. Walang sino mang bumababa sa impyerno ang maaaring magpuri. Ano ba ang maipupuri ng taong patungo sa impyerno? Walang sino man sa kanila ang makakapuri sa Diyos. Oo, hindi sila maaaring magpuri. Kahit na kumanta sila ng himno, sa kanila ito ay walang kabuluhan. At narinig ko ang tungkol sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Sinasabing isang ingranding pagdiriwang ang ginanap sa isang kibbutz farm sa Israel malapit sa Gaza Strip. Sa kanilang pagdiriwang, naglagay sila ng Diyos-Diyosan na gaya ng Buddha kung saan sila ay nag-aawitan at pinupuri nila ito. Kung paano si Moises ay umakyat sa bundok Sinai sa loob ng 40 araw upang manalangin at tanggapin ang 10 utos, ngunit hindi kaagad bumaba si Moises. Kaya sabi ng mga Israelita, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Gumawa sila ng gintong guya. Nakita nila ang mga Israelita na gumawa ng gintong guya sa Ehipto. Isang Diyos-Diyosan. Ayon sa paglalarawan, nagdala sila ng gintong guya at sinabi, ang mga ito ang iyong mga Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Pagkatapos, sila ay kumain, uminom, gumawa ng lahat ng uri ng mga bagay, sumayaw at iba pa. Habang pababa si Moises, nakarinig siya ng malakas na ingay sa ibaba. Sabi ni Moises, hindi ito masayang himno, kundi tunog ng pagpupuri sa Diyos-Diyosan. Kaya't binitawan ni Moises ang 10 utos na dala niya mula sa mundo at binasag ang mga ito. Bakit? Kung hindi niya babasagin, lahat ng tao ay mamamatay.
dahil lahat ng mga Hudyo ay lumabag sa kautosan. Para hindi sila mamatay, dapat ang kautosan ay masira. Ito ay hindi nagtapos doon. Bumaba si Moises at sinabing, "Sino ang nasa panig ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin." Pagkatapos, lumapit sa kanya ang lipi ni Levi. "Ilagay ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang tagiliran. Humayo kayong paruot parito sa mga pintuan ng buong kampo at patayin ang bawat lalaki, ang kanyang kapatid na lalaki, at ng bawat lalaki ang kanyang kasama, at ng bawat lalaki ang kanyang kapwa." Inutusan sila ng Diyos na patayin ang kanilang pamilya, mga kaibigan at mga anak. At 3,000 na mga Israelita ang namatay sa isang iglap. Ang mga salitang ito ay sumagi sa isip ko habang nakikinig ng balita. Sa lumang tipan, kapag ang mga Israelita ay sumusuway, sila ay sinasalakay ng mga karating bansa. At pagkatapos, pinarurusahan din ng Diyos ang mga bansa kapag labis nilang sinaktan ng Israel. Ito ay paulit-ulit na nangyari. Makikita natin sa lumang tipan. Ito ay ipinaliwanag ng mabuti sa aklat ng mga hari. Ang mga Israelita ay lubhang napinsala sa moral at relihiyon. Ipinanumbalik ng Diyos ang Israel dahil sila ay bayan ng Diyos. Ngunit marami pa rin mga Hudyo ang hindi naniniwala kay Kristo at nagsasabing walang Diyos. Bakit nila sinasabi ito? Kasi nang patayin ang 6 milyong Hudyo noong World War II, inisip nilang hindi sila pinakinggan ng Diyos. Kaya sabi nila, walang Diyos. At ang Tel Aviv ang may pinakamalaking bilang ng mga homosexuals. Kaya sa tingin ko, kinuha ng Diyos ang Hamas at sinaktan sila. Daan-daang tao ang namatay sa isang iglap. Kung gayon, hindi ba hatulan ng Diyos ang mga dayuhan na sumalakay sa Israel? Oo, parurusahan muli ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng mga Hudyo. Gayunpaman, kung paano ang mga Israelita ay dinidisiplina ng Diyos kapag sila ay gumagawa ng mali, pinarurusahan din ng Diyos ang mga Kristiyano kapag sila ay gumagawa ng mali. Alam niyo ba ito? Siyempre, hindi naalis ng Diyos ang ating kaligtasan. Kaya ang patay ay hindi pupuri sa Panginoon. Tanging buhay lamang. Yun ang mga ligtas na Kristiyano. Silang nakakaunawa sa biyaya ng Diyos ay magpupuri sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa Awit 33 verse 1, ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Sa Mark 7:6, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sa pamamagitan ng iyong labi, iginagalang ninyo ang Diyos. Pinupuri ninyo ang Diyos, ngunit ang inyong puso ay malayo sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, kahabag-habag ka. Huwag tayong magkunwari na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga labi. Dapat ay tunay nating purihin ng Diyos sa ating puso at buhay. Kaya sa mga awit 150 verse 6, lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Ang bawat may hininga ay magpuri sa Diyos. Silang mayroong hininga ng kaluluwa, hindi hininga ng katawan. Silang mayroong buhay na kaluluwa ay magpuri sa Diyos. Kaya dapat tayong maging mapagpasalamat na tayo ay naligtas at dapat nating purihin at luwalhatiin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating puso at buhay upang ang ating himno sa mundong ito ay magkaroon ng kaugnayan sa langit. At sa pagpunta natin sa langit, luluwalhatiin natin ang Diyos. Ngunit, dapat din nating luwalhatiin at purihin ang Diyos sa mundong ito habang nabubuhay tayo dito. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming amang Diyos na nasa langit, sa mga huling araw na ito, ang mundong ito ay lalong napupuno ng kasalanan at lahat ng uri ng nakakatakot at mapanganib na mga bagay ay nangyayari. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw. Subalit kami ay nagpapasalamat sa Panginoon na nagligtas sa amin at gumagabay sa aming buhay upang mamuhay na mayroong pasasalamat. Purihin nawa ang Diyos sa pamamagitan ng aming puso, labi at buong buhay.
Nawa ang Panginoon ang manguna at gumabay sa aming lahat upang kami ay makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.